Panig ng mundo, may Pilipino. Sila ang ating makabagong hero. Ang meron sila ay inspirasyon, pag-asa at buong puso. Sila ang bibida sa ating kwento. Makinig at matuto tayo mula sa kanilang sakripisyo, diskarte at pagbangon. We are here for you, mga kapamilya. Ako po si Charo, Shine On Overseas Pinoy. Kahit nagtatrabaho na noon sa abroad ang magkakapatid na Mendoza, may pag-aalinlangan pa rin sila sa pagkuha ng insurance. Pero lingid sa kaalaman nila, palihim na palang naghuhulog dito ang kapatid na si Marvin matapos magbakasyon sa Pilipinas. Sa kasamaang palad, isang trahedya pala ang magbubukas ng kanilang kaisipan sa tunay na halaga nito. Alamin ang kwento ni na Christina at Mary Ann Mendoza at kung paanong ang bagay na may pag-aalinlangan sila noon ang siya pa palang magsasalba sa kanilang pamilya ngayon. Tuklasin din natin ang mas marami pang oportunidad na nabuksan dahil sa kanilang naging partner for life. Shine On Overseas Pinoy! Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ang nagsilbing daan para unti-unting makabangon ang marami sa ating mga kababayan mula sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas. At mas gumagaan ang pasaning ito kung may katuwang kang kapareho ang goal na mapaginhawa ang buhay ng inyong pamilya. Today, another inspiring story of overseas Pinoys will shine on. Kilalanin ang magkapatid na sina Mary Ann at Christina. Welcome to the show, Mary Ann and Christina. Kamusta kayo? Morning po. Hi, Christina. And this is Mary Ann. Christina, simulan natin ang kwentuhan sa'yo. Bago ka pumunta sa abroad, ano-ano ang mga naging trabaho mo? Nakapag-work po ako as accounting assistant. And then after 6 months, I was hired po as treasury assistant. More or less 4 years ka dito, nagtrabaho, before you decided to go abroad. Bakit mo naman naisipan na mag-abroad? Dahil po sa, yung sweldo ko is talagang napunta lang po sa pag-aaral ng dalawa kong kapatid. Since nakatapos na ako, yung dalawa ko pong kapatid is nag-aaral pa. Tinutulong ko po yung full sweldo ko para sa pag-aaral, which is hindi po sapat kasi pareho po silang magka-college na. So, nung nagkaroon po ng opportunity na makapunta po ng abroad through my neighbor po ako na nasa Dubai na inarap namin po yung chance na makapunta sa abroad. Bali po, 4 kami magkakapatid. Ako po ang panganay. Ang sunod po sa akin is nagkaroon ng brain tumor. Kumbaga, magastos po siyang sakit. For 11 months siya po ay coma. Na-brain dead po kasi siya and then nagkailangan ng therapy and everything. How did this affect your entire family and the finances of your family? Pag wala na talagang paikot, as in limited na po yung galaw. Yung ultimong pag-aaral ko po is nang hihingi kami sa mga tito namin, pangdagdag Christon. So as in, di nga ko rin po maisip ngayon kung paano nakaraos noong time na yon. Kaya po, nakatapos ako, ang isip ko agad, kailangan magkatrabaho agad ako. At nakapili naman po, after a month, may trabaho na po agad ako after the operation. So, what made you finally decide to go abroad? Kasi nga, hirap kayo sa finances. What did you have to do, Christina, to be able to go abroad? Gaya din po kung paano ako nakatapos sa college, through help po ng other people. Actually po, hanggang ngayon, nasa amin pa rin po yung listahan kung sino-sino yung mga inutangan ko. Kasi gusto kong mag-abroad pero wala akong pampunta. At that time po, ang sabi sa akin ng kaibigan ko is maghanda ka ng 65,000. Eh, 1,000 nga po, walang natitira sa sweldo ko. So, saan ko pa kukuha
kukuhanin yung 5,000. Ultimo ko maleta, pinangutang ko pa siya that time. Pati po pocket money, yung tito ko mong may mga kuting $1, binigay po sa akin. Nung, as in, dun ko po naramdaman na dahil sa pagmamahal nila, na natupad po na nakapunta kong abroad kahit mahirap po. Paano ka nag-adjust sa mga unang buwan mo sa Dubai? Ang kagandahan naman po dun sa kumuha sa akin is binigyan niya ako ng overview ano yung dadagdagan ko. Which is sa isang studio po, 8 po kami. Nakatulong po yung overview para hindi ako naka-culture shock. Pero yun po daw talaga ang buhay sa abroad. Nasa isip ko po noon at daladala ko po nga yung listahan ng mga inutangan ko is nadudun po yung pressure kasi kailangan ko po agad makahanap ng work. Kung hindi, mag-exit recently sa ulit another gastos. Pero nakatulong po siya na nag-fuel sa akin na motivation na kailangan bukas maghanap agad ako ng work. Never kang pinanghinaan ng loob? Never ka nag-breakdown? Di ka umiyak? Parang ano ba to? Paano ko magsisimula? Noong unang araw po, umiyak ako. Kasi po, hindi ko alam kung paano ko, meron pong kailangan ko apply. Pero isa lang pala po yung bus na pumupunta doon. Tapos every hour, okay, na-miss ko yung bus. Tapos hindi po ako nakapunta doon sa interview. Pero eventually, next day, binigyan nila ako ng chance. Okay. And were you accepted? Na-hire naman po ako. As in, noong day na yon nag-start na rin po ako ng work. Talagang dapat hindi nawawala ng pag-asa, no? Laban lang. Ikaw naman, Mean, anong naging dahilan para mag-decide ka na maghanap din ng trabaho abroad? Noong time na yon, wala nang trabaho yung tatay ko po. Sa tindahan na lang din sila. So sabi ko, kailangan ko na rin umalis para kahit paano po makatulong ako sa bahay. Kamusta naman ang mga naging adjustments mo? Hindi ka ba nahinaan ng loob o hindi ka na-discouraged dun sa mga pinagdaanan ng ate mo sa Dubai? Hindi naman po, kasi kagaya po niya, niready niya po ako kung anong dadatnan ko. Hindi na po bago kasi lagi niyang kinikwento kung ano yung totoo nangyayari po dito. Oo, tapos after some years, sumunod din yung bunso ninyong kapatid, the only boy, si Marvin, ano? So, how did it feel like to be together again as siblings in one place? Kami pong dalawa yung mas bata. So, yung bonding po namin, away bate. Tapos yung tawag po sa amin sa Batangas, pauyuhan, kung sino yung gagawa ng mga task. Masaya po kasi pag may mga party, madami kami, sama-sama kami. Para po kami yung bumalik ng mga bata sama-sama. Tapos that time po, kumuha na rin po ako ng flat. Kasi po yung anak ko that time, babalik na rin po ng Dubai. So ang ginawa po namin, sinama din namin po ang inay at tatay. Abroad kami pero sama-sama kaming pamilya. Ang saya. Masaya. Oo, masayang masaya. And then nung parang smooth sailing na lahat, di ba? Ang saya-saya, you were all together. Something tragic happened. Oh, kwentuhan nyo kami. It's April po, 2007, so po, 5 years na po. Wala naman po kami anything na inisip na mangyayari. But that, it's a Good Friday. Nag-ano sila ng bisita iglesia. So nagawa na po nila yun before, yung bisita iglesia with our parents. Pinlano po ulit nila na sila lang kasi ako po is bagong anak for my second daughter. So hindi talaga po kami kasama sa plano. Ang kasama po is yung daughter ko, yung eldest. Pero nag-change plan kasi po nagkasakit siya. So silang anim ang natuloy. And then 7 o'clock yung kapatid ko tumawag na aksidente na nga daw. Si Mean ang tumawag. Opo, siya po alay. Oo. Lang nung time. So anong nangyari sa aksidenteng ito, Mean? Yung tire po ng sinasakyan namin is sumabog. Nag-stop naman po kami sa gitna. Sabi pa po namin halos sabay-sabay, "Thank you Lord, safe tayo." Akala po namin gugulong po yung sasakyan namin. Oo. After po noon, chinek po nila yung gulong. Kaso yun po, nagising na lang ako, nangyari na. Hindi ko po alam na nabangga kami. Parang hindi ko po nakita yung eksakto. Pero gising po ako. Hindi po pinakita sa akin ng pagkakataon kung paano sila nasagasaan.
kung paano po nangyari yung aksidente. Pero nandun ka, so, nagising... Pero nandun ka. Nasa loob ka nandun, na sa sakyan, di ba? Yes po. Yung apat po namin kasama, bumaba. Tapos dalawa lang po kami natira sa loob. So kami po natira sa loob, yung nakasurvive lang. Oh, okay. Yes po. Nagising na lang po ako. Masakit na po yung mata ko. Naka-glasses po ako noon. So hindi ko po nakikita yung mga tao sa labas. Naaaninag po lang yung katawan po nila. Pero parang ang ulap-ulap lang po nung nakikita ko. May aunt, di ba your boyfriend was also with you at the time? Oh. Yes po. So yung kapatid mong bunso, si Marvin, and then your boyfriend, si Paolo po. Si Paolo. And then two other friends, no? Ano ang naging epekto nito, itong dagok na ito sa buhay ninyo? And what do you miss most about your brother, Marvin? Yun po kasing incident na yun, sobrang laking sa life po, of course, kasi mga importanteng tao po yung nawala sa akin. Parang kahit po hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala na nangyari yung ganun. Ramdam ko kung gaano kasakit ang dobling trahedya na naranasan mo, Mary Ann. Nakikiramay ako sa kanilang pagkawala at sana kung nasaan man sila ngayon, patuloy kanilang gabayan sa buhay. Ikaw naman, Christina, anong naging epekto nito sa'yo bilang isang ate, bilang isang kapatid? Oo, at saka, ano ang pinaka na-miss mo about your brother, Marvin? Well, masakit po kasi bilang ate, parang dapat ba hindi ko sila layagan? Baka may pagkukulang ako, kaya nangyari yun. Pero, yun nga po, kung yun yung nakatakda na mangyari, siguro, mangyayari po yun. Sa, hindi po man sila pinayagan sa ibang pagkakataon, mangyayari din ganun. So, masakit po na doon ko na-realize na ang buhay ay hindi mo masabi. Mabilis lang. Mahalaga na pinaparamdam mo yung pagmamahal sa lalo sa mga mahal mo sa buhay, sa pamilya mo. So, lalo't yung bunso siya, makulit, ano din siya. Loving, di ba? Loving. He was a loving brother. Oo. Nakakatuwa because, you know, when I read your narrative, ang ganda ng samahan ninyo bilang magkakapatid, no? And he was always there for you. And then, ang lalong-lalong maganda is when you found out that Marvin pala had bought an insurance policy. Ano ang naging effect nito sa inyo nung nalaman ninyong, ay, nagtuloy-tuloy pala siya ng pagbabayad ng kanyang insurance policy? Kami po nun, ma'am, hanggat pag may nag-a-approach po sa amin, hanggat pwedeng umiwas, iiwas po kami nun. Kasi, ay, dagdag babayaran lang yan. Ganyan lang po kami nun. Kasi dun po, ang background po kasi namin is nagsimula kaming wala. So, parang ang ano po namin is, pinaghirapan namin to para ang hirap pakawalan. Parang ganyan. Tapos, sa kapatid ko po is, ang iniisip ko, kaya ba ng sweldo ko pa naman mapaglaanan yung mga ganyan. Kaya sinasabi ko, mag-ipon ka na lang, sabi pa nga ng kapatid ko, sa amin mo na lang ibigay yung ibabayad mo, tapos papalit tayo. May mga ganun pong instances. Kasi nga po, hindi namin siya inintindi at inalam kung ano yung kahalagahan niya during that time. Sige, Christina and Mayan, itutuloy natin yung kwentuhan. Sa ating pagbabalik po, paano kaya nakatulong sa pamilya Mendoza ang mga benepisyong nakuha nila mula sa insurance na kinuha ni Marvin mula sa Sun Life? Kanina po ay narinig na natin ang kwento ng sakripisyo ng magkapatid ni Mary Ann at Christina. Para mas maunawaan ang naging journey ni Mary Ann at Christina, makakasama naman natin ngayon ang naging tulay para baguhin ang kanilang pananaw tungkol sa life insurance through their late brother Marvin. Here is Sun Life Financial Advisor and their partner for life, Chitong Salting. Hi, Chitong! Welcome! Hello, welcome to the show. Please have a seat. Kamusta ka, Chitong? Ayos lang po. Tell us, Chitong, di ba, paano mo na-convince si Marvin na kumuha ng insurance policy ganung
si Ate Christina at si Mean ay dinidiscourage siya at ang tingin sa insurance ay scam. At sabi nga ni Christina, sa akin mo na lang ibigay yung pera na binabayad mo. So anong ginawa mo at na-convince mo si Marvin to get an insurance policy? Nasa UAE sila and nagkaroon ng chance nung umuwi po sila, nag-vacation sila nung 2016. So kahit wala po akong appointment, parang ambush nga po eh. Nagkwentuhan kami ng kanyang dreams, ang kanyang plano. Ilang taon si Marvin? 26 or 27 po that time. Okay. So nalaman ko may binili siyang house. Then, so talaga pong maganda ang plano dahil healthy po, bata pa at maganda ang kita. Through kwentuhan, nag-financial planning kami. And then nakita niya yung importance na dapat pala din ma-insured siya. So kumuha po siya noong insurance with component of investment. Ang galing naman. Napakagaling mong magpaliwanag siguro. Kasi magkakaibigan kayo. Sila na ba ang lumapit sa'yo after? O did you have to sit down with them and convince them about the value of getting an insurance policy? Siguro po parehas kami na na-open din sila. And ako po talagang willing na po talaga ako open up. Hindi lang yung dahil sa nangyari. And yung makapag-financial planning talaga kami. And yung insurance is very important. So anong insurance policy ang kinuha ni Christina at saka ni Mea? Parehas po. Nung una po nilang kinuha is yung insurance with component of investment. And then the next po sila is health insurance na. Paano nakatulong sa pamilya nila ang insurance policy ni Marvin? Aware naman po ako na maganda na po yung trabaho ng magkakapatid sa UAE. Nandito po ang si Tita Belen at saka si Tito San, ang kanilang parents. Pero nung, syempre po, yung mawala yung isa, syempre kung nagpo-provide siya, malaki po itong kawalan. So yung insurance po, natatandaan ko po, wala pa pong isang taon na nagbabayad si Marvin nun. And I delivered the promise ni Sun Life namin. And mas, kumbaga po, yung importance is na-deliver ko yung promise ni Marvin sa family niya, sa parents niya. Biro mo sa kamatayan niya, no? Talagang napakalaking tulong, napakalaking regalo ang iniwan niya sa kanyang mga magulang at sa inyo, no, na mga kapatid niya. May ilan na akong nakausap na financial advisors. Pero from your perspective, gaano kahalaga ang financial planning para sa ating mga overseas Pinoy workers? Lalong-lalo na na ang bawat sentimo ay pinaghihirapan nila. Gaano ka-importante yan? Very important po yung talagang makapag-financial planning. Makausap po tayo ng isang financial advisor na ma-plan natin yung future natin, na kumurot tayo ng konti sa income natin ngayon na ang magbe-benefit sa ikaw at ang family mo sa future. Paano naman maging financial advisor? Mahirap ba yan? Marami ka bang tests na kukuhanin? Mag-isa lang naman po yung test sa Insurance Commission. Pero ang pinaka-main po is dapat you have the vision and mission to help others. Kasi yung Insurance Commission, meron po itong exam pero may reviewer naman. At marami po ang nakakapasa. And then the rest po, trainings po, provide po lahat yan ni Sun Life. So kahit na sino ba, pwedeng maging financial advisor? 18 years old and above po. Oo, pero wala po. Kahit po anong profession natin, part-timer, full-timer, basta po nasa Pilipinas. Kasi po ang insurance license namin is within the Philippines lang. Pero ilang training programs ang kailangan mong daanan bago ka mag-qualify, di ba? After po maging license tayo from the nakapasa tayo sa Insurance Commission, marami pong iba't ibang trainings kasi maraming product, how to educate yung client mo, paano mo sasagutin lahat ng objection ng client mo, paano mo sila i-convince how the insurance is very important sa family nila, sa kanya, at sa umaasa sa kanya. So ilan na sa mga kliyente mo ang nahimok mo na maging financial advisor? As of today po, most of my advisor, I have 32 advisor, most of them are my clients. At isa na dito, si Christina. Talaga pong sobrang happy ko nang sinabi niya ni Ate Chitong, gusto ko na din maging financial advisor. So ito ba'y full-time job mo or ginagawa mo lang ito on the side, Christina?
I would say po it's a full-time job. Though, syempre, I'm full-time mom, kaya din po ako umuwi ng Pilipinas for my kids. How sustaining is this career? 6 years na po ako sa Sun Life, so going 7. Napaka ano po, dahil marami na akong natulungan, mas natutulungan ko rin yung family ko. And ang isa po is yung OFW kong asawa, 3 years ago, nag-for good na po dito and financial advisor na rin po. Aba, palaki ng palaki ang network mo. Yes po. O, so mga kapamilya, kung sa tingin ninyo may sapat rin kayong kakayahan at kagusto tuhang makatulong sa iba katulad ni Chitong, maaari nyo ring subukan ng maging financial advisor. And especially to those who have relatives working overseas, this might be a good alternative source of income, no? Para matulungan nyo rin kahit papano ang inyong mga breadwinners. Christina, what do you think is the most rewarding moment naman for you as a financial advisor? It's the feeling na nakakashare. Though it's cliche, mission over commission. Pero kung sa pinagdaanan ko po kasi yun talaga po eh, hindi siya sinasabi lang, pero yun po talaga eh. Kaya pag uwi ko, nag-decide akong mag-for good, sabi ko po agad is gusto po mag-financial advisor. Bakit? Dahil po may mission ako, parang iniisip ko po dito si Marvin, naniniwala siya sa produkto, naniniwala siya. At nung nangyari nga po yun, parang purong bumalik sa akin na siya nga, pinata, walang dependent is our parents, but wala siyang anak, wala siyang asawa. Kumuha siya at naniwala siya, ako may dalawang batang umaasa sa akin, sa aming dalawang mag-asawa. Bakit hindi? So, yun yung gusto kong ipaano rin sa mga kaibigan ko or kahit hindi ko kaibigan na hindi ako kukuha ng something sa'yo. Bagus is meron akong ibibigay para sa pamilya mo. Pag sa panahong kinaikakain naman. And this is the best way to approach, you know, a client, because this is coming from her heart. This is what happened in their lives. Nakita nila kung gaano nakatulong ang insurance policy na iniwan ni Marvin para sa kanila. Palagay ko one day, hindi kayo mahihirapan dalawa to convince Mayan to become a financial advisor. Di ba, Mayan? Yes. Yes. Christina and Mary Ann, tell us, ano ang mga nakuha ninyong benefits sa insurance policy ni Marvin? Since accident siya, times 3 po ng face amount yung naging benefit po na. Pero ang pinag-usapan po namin ng pamilya is, kahit papano is, ano po siya eh, yan yung bigay niya sa amin. So kailangan namin pag-isipan, pangalagaan. So nagbukas kami ng, yung tindahan dati na pa bukas-sara, pina-expand at pinangalan namin sa kanya. Kasi ang nickname po niya is Jobs. So we call it Jobs Mini Mart. Nakakatulong po siya sa mga parents namin na yung may pinagkakaabalahan at may income rin pasok. So yun po. And yun na nga, yung kanilang sari-sari store ay ngayon ay mini mart na, and it was named in honor of Marvin. Jobs was his nickname? Yes, po. Oh, wow. Oo. At hanggang ngayon, parang tuloy-tuloy lang, no? Ang yung memory, ang memory ni Marvin is kept alive through that mini mart. Parang kasama po araw-araw nila si Jobs through the pits. Oo nga, nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. What a beautiful story. Oh. At this point, meron naman tayong mga ilang katanungan from our kababayan pagdating sa insurance at pagiging isang financial advisor. Let's have the first question. Hello po, ako po si Nellery Dagdag Iborja from Riyadh. Nagpabalak po akong mag-settle sa Pinas this year after po ng contract ko. So ano po ba ang mga programa ng Sun Life na applicable sa akin para mapaghandaan ko ito? Marami pong program si Sun Life, lalo na sa mga kababayan natin. Isa na po dito yung Live Brighter with Sun Life as financial advisor. Mambasa na sa Pilipinas ka, gusto mong tumulong sa ibang tao, pwede ka pong maging financial advisor. Ayan. So Melanie, look forward to meeting up with Chitong. Yes, ma'am. Anong susunod nating tanong? Hello! Ako po si Banji Quizon from South Korea. Para sa mga OFWs na mag-isang nagtataguyod ng kanilang pamilya sa Pilipinas, paano makapagsimula ng extra income? Paano ang proseso para
makapagsimula ang mga mahal namin sa buhay na maging isang financial advisor? Una po, dapat nasa Pilipinas kasi ang license po natin ay hanggang Pilipinas lang. May mission po tayo to help others makaregister at makapasa ng insurance commission na exam and then mag-undergo ng trainings, pwede na po tayong maging financial advisor. So dapat bukal talaga sa kalooban mo. And then, it's, yun na nga, sinasabi ni Christina kanina na it should be part of your mission na makatulong sa iyong kapwa. Yes, diba? Kasi kung hindi mo isa sa puso yon at ang tingin mo, trabaho lang, makabenta lang. Yes. Hindi po talaga. Hindi pwede po, isang taon lang, oo, pero hindi ka magtatagal. Hindi ka magtatagal. Oo. Kailangan i-embrace mo talaga. Yes, at there should be a meaning to what you're doing. Yes, no? Okay, let's have the third question. Ako po si Robilyn Esteban from Paris, France. Matagal na rin po akong OFW and at this point of my life, gusto ko rin makatulong sa ating mga kababayan bilang isang financial advisor. Paano ko po ba ito maaaring simulan? Yan, simulan po natin. Kumausap po tayo ng isang financial advisor. Kahit po tayo nasa ibang bansa, pwede naman po tayong kumausap, iplano kung ano ang gusto natin base sa gusto natin, sa pangangailangan natin, sa priorities at sa budget natin. And then pag-uwi po, pag nagbakasyon tayo, dun po natin simulan yung magandang plano natin. Thank you very much, Chitong. Thank at maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpadala ng kanilang questions. Keep them coming at sasagutin namin ang mga tanong ninyo sa ating future episodes. Now, before we close, Christina and Mean, if Marvin were with us today, anong sasabihin ninyo sa kanya? Utoy, nasan ka man ngayon? Kung nanonood ka, mas pipilitin namin mas maging strong everyday kasi alam ko, mas magiging happy ka kung makikita mo strong kami dito. And ikaw naman, Christina. Utoy, saan ka man ngayon, sana proud ka sa amin. Party ka nitong mission na ito. So, miss na miss ka ng mga bata. Mahal na mahal ka namin. Thank you very much. I'm sure he's smiling from up there, together with your sister, no? Ano naman, Chitong, ang mensahe mo sa mga kababayan natin na nagdududa pa? Di ba pinag-iisipan pa kung ano ang kahalagahan ng insurance? Sa lahat po, lalo na yung mga OFW, maraming umaasa sa inyo. Lahat ng sakripisyo nyo, lagyan natin ng halaga. Andito po kami, your lifetime partner para tulungan namin kayo. Ayan. Thank you very much. Maraming maraming salamat, Christina and Mean, for sharing your stories of inspiration and success. Sana mas marami pa ang tumulad sa inyo na unahin ang seguridad at kapakanan ng inyong pamilya over doubts about getting an insurance. Yes, at sa iyo rin, Chitong. Thank you for never giving up on our kababayan. Sana mas marami ka pang matulungan. At syempre, maraming maraming salamat sa Sun Life for creating opportunities that will eventually make our hardworking overseas kababayans home for good. Naway, mas naliwanagan kayo sa kahalagahan ng wastong paghahanda para lubos ninyong mapakinabangan ang lahat ng inyong pinaghirapan. At malay nyo, balang araw, tulad ni Mary Ann at Chitong and Christina, maaari nyo rin i-explore ang very promising career as a financial advisor. At hanggat may mga overseas Pinoy abroad na nagsasakripisyo for their loved ones and families here in the Philippines, makakaasa kayo that Sun Life, your partner for life, will be here to help you reach your goals. We are here for you, mga kapamilya. Ako po si Charo. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na linggo na ibida ang galing at puso ng Pilipino saan mang panig ng mundo. From the Philippines to the world, shine on, Overseas Pinoy!